Eto na naman tayo. Nagkasundo na naman tayo, pero wala pa rin nagbago dahil hindi mo pa rin ako mahal. Pero ikaw, nagmamahal ka pa rin ng sobra-sobra. Nakikita niyo ba ito? Kaparehas ng mga epektos to sa auction. Ngayon, may sapat na tayong ebidensya na may nangyayari ng smuggling sa auction. Si Mr. Chua. Sigurado. Tortong pinuno. Palis ka na dyan. Sir, nakatakas. Mga wala kayong kwenta! Wala kaming nakitang treasure. Sinubukan naman namin. Pero hindi ibig sabihin, eh walang sinisimbolo yun. Yung acceptance sa mga bagay na hindi mo na mababago. May mga bagay na meant to be, may mga hindi. Pero ang importante, sumubok ka, nagmahal ka. Well, yung best friend ko, na ex ko din, ayaw niya sa mga papangasawa ko. And yung fiancé ko naman, lately parang may nagbago sa kanya. Anong inunin niyo? Mahal mo ba ako o hindi? Tama ka nga, Mona. Ibig mo, hindi mo na naman napigilan. Sir, Mona is right to the rightness of the right. Ha? Opo. Tama si Mona sa katamaan ng mga tama. Parang may tama kaya ata. Lalong gumulo yung sinasabi mo. Wala naman po, sir. Kasi po, sir, di ba sabi niyo, parang may iba kay Miss Lisa. Parang may nagbago sa kanya. Pero hindi kayo sigurado. Puro parang marikita lang. Eh, bakit hindi niyo sundan si Miss Mona? Tanungin niyo si Miss Lisa. Eh, paano pag sinabi nga niya na walang nagbago? Eddie, congratulations! Assuming na naman po kayo, sir. Paano kung meron? Paano kung may gusto na pala siya sa inyo? Eddie, kalaki! Nagbabago ang tao, Martin. Sinabi ko na sa iyo yun, di ba? Kailangan ko bang ulit-ulitin? Pero iba ka na. Hindi ka na nagsusungit. Oo. Dahil ikakasal na tayo. Narealize ko, pwede tayong maging magkaibigan. May nag-iba ba sa nararamdaman mo para sa akin? Wala. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Kaya huwag mo sa akin isisi na parang kasalanan ko na lagi ka nalang umaasa. Mona, pangit yun. Masakit yun. Huwag mong sasabihin yan, ha? Okay, ulit. Isa pa. Wala bang nagbago sa nararamdaman mo para sa akin? Martin, bakit ba ang hirap tanggapin sa'yo ang isang bagay na dati mo nang alam? Hindi kita mahal. Grabe! Grabe ka, Mona! Miss Lisa, huwag ganun. Nakakapunit ng puso yun. Huwag. Hindi pa rin ba kayo sisipot sa kasal nyo? Aalis pa rin ba kayo? Hay, huwag na muna tayo mag-isip ng kung ano-ano hanggat hindi natin malaman yung sagot. Pero sir, kapag naramdaman nyo nagmamahal na pala kayo, huwag nyo nang paalisin. Huwag nyo nang patakalin. Sunggaban nyo na kagad. Tapos, kiss nyo. Ang safe nun. Antok na po ako, sir. Martin, may nagbago. Dahil ikakasal tayo, pwede naman tayo maging magkaibigan. Hindi naman tayo kailangan lagi mag-away o lagi magbangayan. Kasi diba, ikaw na rin ang nagsabi, may pinagsamahan tayo. Kahit yun man lang, magsama tayo bilang mga tao. Magsama tayo ng matiwasay. Martin, mabuti kang tao. Gusto ko na maging masaya ka. Kahit na hindi tayo nagmamahalan. Okay. Pwede na yun. Yun na lang. Paulit-ulit. Yun na lang ang i-memorize mo, ha? Kabisaduhin mo, isaksak ko sa kukote mo, Mona. Huwag ka magkakamali. Okay na yun ang memory mo. Hirap. Thank you.
Ang usapan, we'll meet before the farewell party. Nasaan kayo ni Mr. Gonzalo? Talagang hindi babalik ng Maynila si Boss Ma'am. Mukhang hinihintay na naman si Donnie. Hello, Mr. Gonzalo. Oh, Miss Laureano. Mr. Gonzalo, are you okay? Actually, I'm not. Masama ang pakiramdam ko, Miss Laureano. Can we reschedule our meeting for tomorrow? Tomorrow? Yes, let's meet at the farewell party ng Casey. Na-move yung event. Request ng mga VIP. Kasama na ako doon. Okay, sure, I'll be there. Sigurado naman na pagbibigyan nila kayo. Sino ba naman ang tatanggi kay Mr. Gonzalo, hindi ba? Christoph Gonzalo? Isa sa mga nasa listahan ni Donnie. Senior member ng Night Circle. Hindi naman sa ganun. Basta rin request ng mga senior members tulad ni Governor Brindisi and Congressman Alminar, among others. Madali naman silang kausap. And marami din kaming hindi available today. Okay, I'll just see you at the farewell party then. Okay. Don't worry, Miss Laureano. I just need to take the day off bago ko sila ma-meet bukas, sila Governor. Huwag kang mag-alala. Hindi maapektuhan ng sakit ko ang deal natin. Pipirma ako after the event. I know you're a man of your word. Naka-prepare na rin naman lahat ng mga dokumento. I'll just see you tomorrow. Thank you. Kailangan ng team effort. So lahat kayo, you will all work as a team. Sa gitna ng circle, ay ang ating leader na si Martin ko. Okay guys, sino naman ngayon ang gusto mag-volunteer na magtataya? Me! Okay, Rachel? Woo! Go, Miss Rachel! Yes! Woo! Ang objective ng ating laro ngayon ay protektahan natin si Martin na hindi siya malapitan ni Rachel. So you will all remain holding hands. Ready na ba kayo? Parang sa tunay na buhay lang, ah. Sinabi mo pa. Go, Miss Rachel! Woo! I'll make sure na makuha ko si Martin! Yeah! Woo! Go! Tingnan natin. Go, Miss Rachel! Manda ka sa akin, Lisa. 'yan. Simo na kaya. Kumusta na kaya siya? What is your problem? Kanina ka pa? Kanina may meso na lang. Ano ka, sino ka? Rachel. Sobra ka Rachel. Na. Stop it. Sakpul ka pa, ha? Sakpul ka pa. Anak, sumagot ka naman. Muna, sagot. Waiter, chat please. Chief, ako na. Sagot ko na to. Hindi. Ako magbabayad. May pera ako. Boss, ma'am.
hindi ka pa ba uuwi ng Maynila? Christoph Gonzalo? Yun yung kabisnis deal mo? Nakikinig ka sa usapan namin? Medyo malakas yung boses mo eh. Aksidente narinig ko. Ako na. Sa'yo na yung sumayon. Sa'yo na. Yes, sir. Boss, ma'am. Matagal mo na bang kilala si Mr. Gonzalo? Kailan pa? Mr. Tabayoyo, anong pakialam mo? Ayaw lang kitang mapahamak. Nag-aalala ako sa'yo. Mag-ingat ka sa mga miyembro ng Night Circle. Kaya nga nag-iingat ako sa'yo eh. Hindi mo sila kilala. Mag-ingat sa mga hindi kakilala. Ano naman ang pinagkaiba nun? Sa tao na lagi mong nakakasama, akala mo kilala mo na, yun pala, hindi. Excuse me. What do you think you're doing? Me? You think nananadya na naman ako? Hindi ba? Fine. Oo. Nananadya ako. Isn't it obvious why I'm trying to ruin Lisa? What? Sige, mahal mo siya. Pero ayaw na nga niya sa'yo. You still want to marry her? I don't get it. Why are you so hung up on her? I'm the one trying to save you from this marriage. This type of marriage. At least ako. Hindi mo man ako mahal ngayon. There was a time you did. Remember? Kaya alam kong kaya kong ibalik yan. Kung maaagaw kita kay Lisa, gagawin ko. Rachel. Oo! Inaagaw kita! Oo! Mahal pa rin kita! Mabuti na lang, hindi niya sa akin ginawa yan. Huwag na nga lang natin tapusin itong team building na to, dahil pag nalaman ni Lisa ang nangyari to, sigurado ko, hindi niya magugustuhan. Hindi niya style yung mga ganyang catfight na yan, no? Sorry naman, Kim. Ano na lang sasabihin mga tao sa pisina pag nalaman nilang nangyari to? Thank you. Sandali lang naman, Kim. Paano kung sa'yo ginawa yun, inatake ka tapos tinulak-tulak ka, hindi ka ba man lalaban? Sandali lang naman. It doesn't change the fact na kaya mo rin nagawa yun dahil affected na affected ka kay Rachel na yan dahil dyan sa nararamdaman mo kay Martin, di ba? Akala mo ba hindi ko napapansin? Noon pa lang eh. Standy pa lang. Kung makatitig ka, crush mo si Martin. Hindi ka magiging masaya. And it kills me to know that. It kills me to know that I can't do anything. Let me say this, Martin. Please, please don't marry Lisa. Choose me. And I'm not just saying that for my sake, but also for yours. Hindi ka magiging masaya pag tinuloy mong pakasalan siya. Maniwala ka sa akin, Martin. Pinagdadaanan ko na sa'yo eh. Ang sakit na matrap ka sa isang taong hindi ka naman mahal. Siguro may mga tao lang talaga katulad natin, Rachel. Na miserable man. Okay lang. Na miserable yung nagmamahal. Thank you.
Ay, nako, Mona. Sinabi ko na sa'yo, konting tiis na lang. Papalik na sa normal ang buhay mo. Mawawala ka na sa buhay ni Lisa. Okay, sige, sige, Kim. Pasensya na. Iintayin ko talaga yung pagbabalik ni Miss Lisa. Tsaka, pagtatanggol ko yung katauhan niya. Pasalamat nga siya. Ako yung natulak-tulak doon kanina at hindi siya eh. Diba? O ako yung nakipaglaban doon. Marunong mag-muay tayo si Lisa. Kaya huwag kang lumusot dyan. Oh, saan ba masakit? Di, ito lang. Pero maliit na bagay lang. Ikaw talaga. Naku. Laki ng katawan na yun, no? Nung Rachel, ang brusko. Sige, ako na. Kaya ko na to. Naku, ikaw talaga. Lalabas na muna ako kay Ma'am. Papahangin lang ako. Sige. Sir! Oh, sir! Oyo! Ay, hindi pala kayo. Si Lisa, nakita mo? Hindi ko po alam, sir eh. Kasi po nung na-disperse yung mga tao, hindi ko na siya nakita. Baka po nasa kwarto ni Kim. Sabi ni Kim, lumabas na daw eh. Naku, sir. Intense na intense yan. Kung dati, parang abangers na kayo, ngayon, pinag-aagawan na kayo. Alam niyo bang handang maipagpatayan si Ma'am Lisa para sa inyo? Grabe! Whew! Ako naman, Ramona Bulalayaw. Ano na naman tong bulong pinasok mo? Talaga naman ha, talaga namang. Ay, pagsabong ka pa. Daig mo pa yung tinakda eh. Labo. Sorry, I'm not available. Sinungitan na naman ako. Hindi ko maintindihan ang gulo nito. Pagkatapos naman kasi nung nangyari sa amin ni Rachel, paano naman kita kakausapin yan? Eh, paano ko sasabihin sa'yo kung ano talagang tunay na nararamdaman ko? Este si... si Miss Lisa. Dalawang to. Hello, Miss Lisa. Hi, Mona. Kamusta ang team building? Miss Lisa, medyo napapalaban tayo dito eh. Don't worry, Mona. Tiisin mo na lang ng kaunti. Bukas makukuha ko na ang kailangan ko dito. Pagkatapos sa pagkatapos nun, makakauwi na ako. Talaga ho? Ay, naku, Miss Lisa, congratulations! Makakauwi ka na rin sa pamilya mo. Ano, kaya lang, Miss Lisa, may kailangan akong sabihin. Yung ano, kasi, yung tungkol kay Sir Martin. Ano kasi? Mona, I don't want to hear anything about Martin right now. Ikaw na ang bahala dyan. Pagdating ko dyan, I'll break the news to him na hindi na matutuloy ang kasal. Anyway, I have to go. Tatawagan ulit kita bukas bago ako umalis dito. Tagumpay yung plano ni Miss Lisa, hindi matutuloy ang kasal. Naku! Naku! Tsak masasaktan si Sir Martin ito. Man! We need to talk. Kung paano na yung pre-practice ko? Eh, tsak masasaktan din ni Miss Lisa si Sir Martin. Siguro mainam. Ngayon pa lang, eh, masakta na siya. Para pagdating ni Miss Lisa, handa na siya. Okay, gano'n na lang. Oh, Mona, ha? Hindi kasi Mona ngayon. Ikaw si Lisa. Martin, hindi kita mahal. Huwag ka nang umasang magbabago pa yun. Martin,
hindi kita mahal. Sir, kung talagang mahal niyo si Ma'am Lisa, pabayaan niyo na si Ma'am Rachel. Ganyan din ako nung kabataan ko, anim-anim, ina-abuse yung body ko. Buti na lang, nung nag-gym-gym ako, nag-recuperate yung mga muscles ko. Kung hindi, ano mangyayari si Ma'am Rachel? Rachel, aalis na ako. I don't think it's right for me to stay dito sa Kosovich. At least not for now. Pero alam mo na, if things change and we both heal from this, you know where to find me, right? Okay. Bye. You take care, okay? Bye. Ma'am Rachel. Tulong. Apo. Pasensya ka na kung medyo naging harsh ako sa'yo. Siyempre, gusto ko lang naman protektahan yung ate ko eh. Okay lang. Wala yun. Alam mo, wala naman masama makipagkaibigan. Pero huwag mo na lalapas doon. Dahil kailangan ka muna makilala ng kuya nitong mga to. Nasaan ba siya? Papakilala mo ako eh. Nasa malayo. Matagal pang ipaghihintay mo. Pero huwag ka po mag-alala. Sa akin po, okay ka na po. Tom. Pero sasabihan lang kita, ha? Yung kuya ko kasi ayaw nung nabibigla siya, eh. Kasi pag nabigla yun, ako, grabe magalit yun. Oo, patayin ka. Grabe. Pero kung pakikipagkaibigan lang naman, wala namang kaso doon. Pwede naman tayo maging magkaibigan, Bonnie. Malinis yung tunson ko. At huwag kayong mag-alala. Gagalangin kong desisyon nyo. Hihintayin kong kuya mo, Tisay. Ayon sa source ko sa loob ng Investigation Bureau, nasangkot ang anak ni Cristo Gonzalo sa pagnanakaw ng mga mamahaling art pieces. Katulad yung nasa auction, kung saan nila nilagay yung mga red diamonds. Yes. May kumpare siyang senador, judge, at mismo sa loob ng bureau. Kaya wala tayong makakuha sa background dito eh. Kilala niya kung sino yung mga taong babayaran niya. Eto pa. Pumapasok sila sa malalaking kumpanya para gamitin sa mga illegal na transaction nila. At eto pa, Agent Sakay. Galing dito sa source ko. Yan, taken earlier this year. Wedding ng bunsong anak ni Gonzalo. Nandito si Mr. Chua. Walang duda, membro ng Udonata itong si Cristo. Sakay, bakit mo nga pala pinapatanong itong taong to? Saan mo nakuha ang lead? Ha? Then, isa-isa ko lang yung mga darating sa closing party ng Night Circle. Balitaan mo ako kung may info ka pa. Copy. Malamang yun din ang gagawin ng Gonzalo na yun sa LCC. Hindi pwedeng mapahamak si Lisa. Nak, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Alam mo ba, ngayon lang nangyari sa akin yung mabilaukan ako at masamid na magkasunod. Sa isang kainan lang. Mang, huwag ko kayong mag-alala. Baka bukas ho. Uuwi na ho ako. Nako, siguradong matutuwa ang pangs mo. Teka muna, ha? Baka naman nasisante ka sa trabaho mo, kaya ka uuwi ka agad, ha? Ay, Mang, hindi ho. Talaga hong tapos na ho yung pag-a-assistant ko dun sa boss ko. Sige. Hintay ka namin, ha? Love you. Bye-bye. Is it? Coming. What are you doing here? Boss, ma'am. Huwag mo nang ituloy yung business deal mo. What? Nasaan yung mga gamit mo? Kunin na natin yung mga gamit mo. Ihahatid na kita sa airport. Mr. Tabayoyong, ano to? Halika na. Ihahatid na kita. You know what, Mr. Tabayoyong? You always have this habit of telling me what to do. Sige nga, sabihin mo sa akin, bakit ko kailangang sundin ang sinasabi mo? Nilang
beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko masasagot yan. Ganun ba? Huwag mo kong didiktahan kung anong dapat kong gawin. Ngayon lang, makinig ka naman sa akin. Maging pake na tayo, aalis ka ngayon. Kung hindi ka pa aalis sa kinatatayuan mo, tatawag ako ng security. Habang nandito ka, natatakot ako para sa'yo. Nag-aalala ako. Ngayong Thursday, magawa ko ng paraan na makaalis ka. Ang efforts ni Leo, scene zone. Gagawin ko ang misyon na to na walang nangyayaring masama sa'yo. Tatapusin ko to. Si Martin, pwede tayong maging magkaibigan. Mafe-friend zone. Mahilig ako sa manghang. Yung umuusok yung ilong mo sa anghang. May chance pala tayo maging masaya. Huling gabi na natin magkikita to. At kapag bumalik na siya, sana maging okay yung lahat. Sana dalawa ang...